And start recording mga kalapida. Welcome sa isa ng mga reaction video. Nakakamiss kaya gumawa ng religion na content, ba? Diba? So, gagawa tayo ng religion na content ngayon. Pero hindi pa tungkol kay Ian Akda. Baka sabihin niya, ako na naman. So, hindi sa kanya. Mamaya na siya. Tungkol dito, okay? Enquirer.net, pera muna ng video. Senators react to viral ama namin drag performance. Marami ng ano dito, marami ng nag-react dito. Pero syempre, alam ka naman sila lang mag-react, may reaction tayo eh. 'Di ba? Magkakaiba-iba kasi pananaw ng tao, 'di ba? Pakinggan natin yung mga reaction ng senador. Tignan natin kung maniniwala ba tayo o tatawanan lang natin. Play natin. Senators have reacted to drag queen Pura Luca Vega's now viral performance while singing along to Ama Namin remix in a local bar. Minsan, nagagamit, alimbawa, nagiinuman kayo magkakaibigan. Diba? May issue ba pagka napag-usapan nyo yung tungkol sa religion? Kung halimbawa doon ka nakakapag-evangelize, doon mo na siya share yung salita. May issue ba doon? Meron bang bawal doon? Ano yung salita? Siyempre, yung salita ng Diyos, 'di ba? Pero ito kasi hindi ko alam kung parody to. Tingin ko naman talaga parody. Kasi ginawa sa bar, 'di ba? Ano ba religion na ito mga to? Hindi din natin alam. Pakinggan muna nga natin bago tayo mag-comment. Senate President Juan Miguel Zubiri condemned the performance, quote, in the strongest possible terms, saying it is a misuse and abuse of freedom of expression. Misuse and abuse of our freedom of expression. That borders on criminal activity. It offends the sensibilities of our Christian brothers and sisters. Deeply demeans the fate of millions of Filipinos and dangerously scales the boundaries of protected speech and expression. Saan kaya doon? Saan kaya doon? Ano, Senator Juan Miguel Zubiri? In my opinion, opinion lang niya yan. This is the height of the misuse and abuse of freedom of expression. Pero freedom of expression pa rin 'yun. Hindi ko sa pinagtatanggol si ano ha, si Pura Luca, hindi ko, Pura Vega, purang ina niya. Hindi ko kilala 'yan, 'di ba? Hindi ko pinagtatanggol 'yan. Pero kung sa freedom of expression, siguro pasok pa rin naman siya, kaya nga ito in my opinion lang eh. 'Di ba? Kung talagang meron ng ginilalabag, hindi na opinion mo dapat 'yung gagawin mo. Pwede mo na siyang kasuhan. Okay? Freedom that borders, kita mo, nasa border pa lang, on criminal activity. So, opinion lang niya yun. It offends the sensibilities of our Christian brothers and sisters, deeply demeans the fate of millions of Filipinos, and dangerously scales the boundaries of protected speech and expression. Okay? Yan yung sinasabi ko. Pagka maliit na tao, hindi nyo kayang bengbangin. Pag malaking tao, hindi. Bakit nung nagmumura si President Duterte, minumura niya si Jesus? Minura niya yung Pope? May nagawa ba kayo? Ha? May nagawa ba kayo? Yung mga maka-religion dyan, mga religious-religious dyan, may nagawa ba kayo nung sinabi ni Pangulong Duterte na nung nagkaroon ng Yolanda na bagyo, putang ina, nasaan ka Diyos nung nangyari yan? May nagawa ba kayo doon? Ba't hindi nyo kinasuhan si Rodrigo, si Pierre Ardinon? Diba, wala. Pero eto, parody, freedom of expression, as of kay Juan Miguel Zubiri, senator, senate president. O, pakinggan ba natin? According to Zubiri, a criminal charge can be filed against Vega under Article 201 of the revised Penal Code. Senator J.V. Ejercito, tignan natin kung papasok na yan. Likewise criticized the controversial This is blasphemy.
This is blasphemy. Balik tayo sa panahon ng Bible. Sino ba lagi nagsasabi ng blasphemy? 'Di ba 'yun yung mga ano? 'Yun yung mga ang tawag dito. Yun yung laging mga, yun yung mga galit kay Jesus Christ. It's blasphemy. Kaya pagka nasabihan kayo ng blasphemy, tandaan nyo yung mga nagsasabi ng blasphemy dati, yun yung mga galit kay Jesus Christ. Si Jesus Christ yung ano, yung ginagaya nun. So, sinasabihan nila blasphemy, edi kayo yung mga ano, ina, nakalimutan kong tawag dun sa mga pari na yun. Blasphemy! Diba? Anak ka ni Jesus? Blasphemy! Ay, anak ka ng Diyos? Blasphemy! Ayan, eh, hindi nyo kasi naiintindihan din yung mga sinasabi nyo bago kayo mangondena ng tao. Tuloy muna. Performance saying it was blasphemous. In a response to a tweet about the drag performance, Senator Wynne Gatchalian said it is, quote, exactly what will destroy our society. Meanwhile, Senator Risa Ontiveros found the performance regrettable but pointed out that this incident should not be used to deny the rights of a community that has long been marginalized and excluded. Vega, however, clarified she was not trying to demean religion through her act. Yun lang yung reaction niya. Ang haba ng ano, ang dami nag-react sa'yo, yun lang yung sasabihin mo. Tangin na naman, pagtanggol mo yung sarili mo, Vega, purang ina mo. Vega, however, clarified she was not trying to demean religion through her act. Hindi daw niya, ano, yun na nga. Vega, however, clarified she was not trying to demean. She was not trying to demean religion through her act. Blasphemy. Blasphemy. Eh, tawag niyo dito. Pakita ko lang sa inyo. Key and Peele. Bekenemen. Baka dito tayo mayari. Dito tayo makapiray. Bilisan natin ng konti. Ha? Tangina, eh, baka ito pa eh, no? Tuloy. Stand and be forgiven for your sins. Sino to? Black Jesus Christ. Hindi ba blasphemy to? Duloy. But Jesus, how can I be forgiven? I'm a prostitute. No child. Oh, no child. You were a prostitute. You were a prostitute. Hindi na ngayon. That life is behind you now. Mary Magdalene, where you at, bitch? Oh no, Jesus. Eh, di ba itong mga to parody? Bakit ito hindi naman inaano? Hindi naman to kinakasukan, 'di ba? Ba't hindi naman to tinatanggal sa ano, social media? Bakit nga ba? Tuloy. Ayaw na sumama ni Mary Magdalene sa kanyang pimp. Kasi po dati si Mary Magdalene ay isang prostitute. So meron siyang pimp my ride. Bugaw po, bugaw, bugaw. Hindi po pimples 'yun, ha? Pimp lang, bugaw po 'yun, tuloy. You Galilee Roy, I'm gonna stay here with Jesus. Galilee Roy. I'm gonna stay here with... Ito ba blasphemy ba to? Blasphemy. Tuloy nga natin. Mga kalapid, ano sa tingin nyo? Hindi ba blasphemy to? O parody lang? Diba? Yun yung take ko dyan. Freedom of expression, pwede? Parang ganito din lang naman yun siguro. Pero binigyan niyo na. Ito mas matindi oh. Diba? Mas matindi to. Pero ba't ito nandito pa rin sa social media? Ba't walang bumabatikos? Ilang views to? 3.4 million views 2 years ago. Ang dami lang subscriber of 4.78 million. Diba? Anong, paano natin masasabing blasphemy? Sino ba ang taong nangungundi na? Tayo? Kung tayo ay nangungundi na, kumuha kayo ng bato at ibato nyo sa ulo nyo. Kumuha ng bato ang unang tao na walang kasalanan at ibato nyo sa ulo nyo. Ganun lang kasimple yun, di ba? Magagaling tayo sa social media, ang tatalino natin, pero hindi natin alam tayo kung tayo ay nagkakamali. Lahat tayo'y nagkakamali kaya anumang mali ay tuwid. Yan, yan yung take ko dito kay ano, kay Luca Demonyo. Hindi naman din ako naniniwala sa mga ganyan. 'Di ba? Parody.
Eto, parody rin. Same lang na parody, pero ano... Tangina, ingay ng motor na ina. Parehas lang naman na parody yan. Parehas Jesus yung ginamit. Diba? Marami pa, mas maraming ang parody itong si ano eh, si Key and Peele eh. Diba? Bakit okay lang? Oh, bakit si... Yung minumura talaga yung Diyos ni... Nung minumura talaga yung Diyos ni Rodrigo Duterte, ni PRRD. Bakit doon hindi nyo, ano, kinasuhan o hindi nyo sinabi, blasphemy. Takot kayo, no? Content nyo rin yun. Content nyo uli si, ano, PRRD. Ay, mga senador, content nyo uli si, ano, i-ano nyo uli si PRRD. Meron pa ako narinig kay Sir Badong Arateles kanina, yung, ano, pati si Joel Villanueva nga daw, eh, galit na galit dito. Pero nung kay PRRD, tahimik lang. Diba? Ano, namimili kayo ng kinakayan-kayanan nyo? So, yun lang mga kalapid ah. Kung talagang disidido kayo na punahin to, eh di lahat punahin nyo din. Lahat ng gumagawa ng akala nyong blasphemy, eh, sa mga video ko may mga blasphemy naman akong ginagawa. Ano bang kaso doon? Sabi nila, ba't daw yung mga Muslim hindi daw natitira? Putres, mas matindi nga ang tawag sa mga Muslim, mga terorista eh. Diba? Sa mga kapatid natin Muslim, mas matindi yung ano sa kanila. Mas matindi yung... Excuse me po. Hindi daw kayang ano, tirahin yung mga Muslim. Ang mga Muslim po, kadalasan ang tingin terorista. Mas matindi po yung, mas nakakaawa po yung ano nila, pagtirahin sila, di ba? So, wag nyo pong sasabihin, Kristiyano lang yung kaya nilang ganyanin. Yung mga Muslim, hindi. O, mas matindi yung ginagawa nyo sa Muslim. Bakit yung Muslim ang ginagawa nyo? Wala na. Kapangitan na sa buong pagkatao ng ibang Muslim din, di ba? Terorista, ganyan-ganyan, ewan-ewan. Hindi kayo nag-iisip. Kaya nga sabi ko, di ba, lahat na lang yan, pantay-pantay. Doon tayo pupunta mamaya sa video nito. Neto. Kasi sabi niya, di ka na makakapasok sa langit dahil dito. Titignan natin yun. Baka mamaya may susi ako. And stop recording muna. Kayo nang bahala mag-comment ha. Opinion ko yun. Criticism ko yun. Freedom of speech tayo. Nasa inyo naman kung ano yung dapat niyang paniwalaan. May mga isip na kayo. Alam niyo yung ginagawa niyo, di ba? Alam nyo na rin dapat kung kayo ay nakakakondena ng tao. Once na kayo na nangondena ng tao, isipin nyo si Jesus Christ bumaba dito, hindi para mangondena. Pero kung tayo mangongondena ng tao, eh bahala kayo. Kayo na may problema doon. And stop recording.